Alright, mga pagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po ay pinagpapala dahil ang ganda-ganda po ng Lunes natin. Alam po natin na tuwing Lunes ay uunahin natin ang alin po. Siyempre, ang salita ng Panginoon dahil meron tayong Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at hanggang Biyernes na punong-puno ng siksik, liglig na balita na iba't ibang samot-saring balita from dito sa ating bayan at ganyan sa iba't ibang panig ng mundo na alam natin na yung iba ay matatawag nating good news, yung iba naman ay pwede rin tawaging nakakapag-bless o nakakapagpala at yung iba rin naman ay kabaliktaran. Kung nakaka-bless yung isa naman ay somehow merong mga agam-agam. Yun po yung tinututukan natin tuwing Lunes, di po ba? Ayaw natin mag-alala ang ating sanlibutan, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga kasama sa opisina at buong, sabi ko nga po, sanlibutan. Why? Because we have God's Word. Uunahin natin yan tuwing Lunes para naman lahat tayo ay may giya. Yung ikang matatawag na guide para ang isang buong linggong tatahakin nila ay alam nila na sila ay armado. Di po ba pag armado tayo ng kaalaman, agad-agad hindi tayo basta-basta mabibiktima ng kahit anong mga fake news na matatawag. Ano? So we have to arm ourselves with knowledge of truth and syempre when we know the truth, we will be set free. At sa hapong pong ito, ang birthday celebrator ang mismo nating hihingan ng one verse a day. Kasi yun po yung segmento natin. One verse a day keeps all. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, o isang milyon, o laksa-laksang worries, pag-alala, agam-agam, anxiety. Kung hindi, all, lalahatin natin. All our worries, problems away. Di po ba? Ayaw natin talaga ng problema. But ito, mariresolba because we have God's Word. His Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. So, hindi ko na patatagalin pa yung intro ko muna. Mukhang nandyan na ba yung aking little girl bago ko ipakilala ang ating nagpipitagang aking kapatid na birthday celebrator. Go ahead, Jello. I just wanted to say we love you, Jesus and God, because twin is God's love, because Jesus Christ was born, and the Bible tells us so, and bye guys, we love you, bye. Ayan, di po ba ang sarap marinig na the Bible tells us so that Jesus loves us. Tignan nyo yung ganong kaagang bata, kasing edad niya. She's only 5, ano? Apo ng aking guess, ano? At apo ko na rin. This early on, sabi niya, train up a child in the way that she should go. So when she grows old, she will not, ano, depart from it. Hindi niya kakalimutan dahil bata pa lang nandyan na, nakasiksik na sa kanyang katauhan because you were training her in God's Word. So okay, hindi ko na patatagalin pa. Siyempre po, ang birthday celebrator, let's welcome him. Malaman natin sa kanya kung anong klaseng verse ang nasa sa isip niya at paano nga ito kapag somehow tumatak sa kanyang buong kabuhayan. Ano? Go ahead and siyempre tayo ay blessed again. Welcome sa ating programa Sulong na Bayan, live from Alabang. My brother, youngest brother po namin ni Yusek Robert Rivera, no less than Roland Rivera. Hello. Hi, good afternoon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating tigapakinig. Good afternoon everyone. We are so blessed today, and of course, as I open my eyes each morning, I thank the Lord God for allowing me and for giving me the provision to be able to see and feel and smell for everything that surrounds me, and I'm very thankful for that. And the verse that I pick is John 3. Ano yan? Anong verse ang inihanda? Mm-hmm. Sabihan, may nagtanong sa kanya si one of the council member of one of the Israelites, si Nicodemus, na Rabbi, paano po tayo masasave? Ang sabi ni Jesus, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Ayun. Ano pong ibig sabihin doon? Ano ibig sabihin yan? Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives Spirit to Spirit. Mm-hmm. So you should not be surprised at my saying you must be born again
the wind blows wherever it pleases you. Lahat po naririnig natin, lahat po nakikita natin, lahat po nararamdaman natin. But sometimes hindi po natin nalalaman kung anong kahulugan ng mga katulad ng hangin, katulad ng pakiramdam. Hindi po natin lahat i-explain yun. Mm-hmm. So, in other words, si Nicodemus, napakataas na rabbi na yan eh, napakataas ang kanyang posisyon sa kanilang hanay. And yet, siya mismo tinatanong niya, how do we enter the kingdom of God? Siya mismo, hindi, kulang ang kaalaman niya. So, sa pag-explain, right? So, again, for lack of knowledge, talagang ikaw ay mapapa-led astray o mapapa somehow hindi maayos o magiging tuwidandaan. So, you were explaining, we have to be born again to enter the kingdom of God. Can you explain, expound ng kaunti, how can you be born again? Let's say tayo, tatanda na natin, alam nga naman, sabi ng mga pilosopo, ipapanganak ka pa ulit, pero maganda yung sinabi mo born of the Spirit. Paano yun? Go ahead. Sabi nga ni Jesus, ang sagot ni Jesus sa kanya, how can this be, Nicodemus asked, you are Israel teachers, and Jesus said, you do not understand these things. I very truly, I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen. But still, you people, sabi niya, you people do not accept our testimony. I have spoken you of early things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things and no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man, si Jesus ka yun. Yes. The only thing that he can relay, because siya na yung galing sa taas na isunugo ng mahal na Panginoon para sa atin, para turuan tayo kung ano yung nararapat at kung ano yung hindi dapat at kung ano yung pwede natin sundin at ipatupad. Mm-hmm. In other words, oo. Malinaw na sinasabi ni Pharisee. Pharisee kasi yan si Nicodemus at saka member yan ng Sanhedrin, ano, napakataas na pare and rabbi. Sabi niya, may mga bagay na hindi mo talaga naman kailangan maintindihan eh. Only God works in mysterious ways. Ika nga, ano, kung iintindihan mo, you cannot, it's beyond your ano comprehension, beyond fathom. Knowledge and beyond our wisdom or beyond our intelligence. Kala lang natin sometimes we believe that kaya natin lahat or hindi na natin kailangan ng ibang tulong, no? Hindi. Mm-hmm. So, again, ano, ang linaw yan sa mga nakatagapakinig sa ating mga iba't ibang kasamang nakikinig sa mga overseas Philippine workers sa different parts of the world. Marami sila kasi, Roland, na medyo inihihinga sa atin. Lagi tayong tinatawagan ng iba't ibang. Ngayon lang, just a few minutes ago bago tayo nag-start, yun din yung sa aking hinihingin tulong. Isa nating kababayang nagtatrabaho dyan sa Riyadh ay may concern. So, sinasabi mo malinaw, may mga bagay na hindi natin maintindihan bakit nangyari. Ang talagang napaka-importante is idulog mo sa kanya. Siya na, ibigay mo sa kanya. Siya ang gagawa dahil siya lang naman ang nakakaalam kung anong solusyon dun sa nagiging problema. So paano 'yun? Anong once we have entrusted everything to him, ika nga, truly I believe no one can enter the kingdom except through me. So meaning we have to entrust or we have to fully surrender, otherwise without surrendering everything to him, then may konti tayong lack of faith. Sabihin na natin, matulungin tayo, papagbigay tayo, pero still, nagkakaroon pa rin ng kakulangan kung if we are not fully entrust ourselves or submit to him. So by submitting ourselves to him, that's the only time, and be born again, that's the only time that we can enter the kingdom of God. So ayan, malinaw po, ano, again, yung mga nakikinig, we really have to submit or surrender totally. Hindi lang one part of our mind or two parts of our body, pero fully surrender. Tama ba? Yeah, one exact classic example when Adam was created by God. Yes. He simply asked, "Nako, alam ni God na parang may pagkukulang yata ako pagkakagawa kay Adam, walang wala siyang kasama."
Walang kasama. Kasama. So, ginawan siya ng kasama ni God, mm-hmm. kinuha sa tadyang, hindi kinuha sa likod, hindi right. kinuha sa ilalim, hindi mm-hmm. kinuha sa pangupo natin, ilalim. Hindi sa tadyang. Okay. At ginawa ang ginawa niya si Eva para magkaroon siya ng kasama. Katuwang. Oo. Help me. Oo. To help meet his needs. Isa lang ang pinagka bilin-bilin sa kanya. Lahat pwede niyo gawin sa mm-hmm. sa lugar nito. Lahat kayo ang mamamahala rito. Just manager. And have fully trust in me. Lahat sa inyo ito. Mm-hmm. But for one last reason, kung bakit nagkaroon ng pagkukulang, nagduda ang isa sa kanila, si Eva. May paggala-gala doon na nanunutya o nagbubulong-bulong. Nagpapatim sa kanila. Which every minute, every seconds of our day, we experience that. Yes. Ang naglalaro lang palagi sa ating kaisipan, tama ba itong gagawin ko? Gagawin. Tama ba itong iisip ko? Mm-hmm. O tama ba itong shall I take advantage or shall I just give myself or shall I just do what I need to do in order for me to advance or in order for me to create something good or bad, whether pero kabilit-bilinan ng Diyos, wag na wag yung gagalawin ito. And yet, ano nangyari? Alam, we all know that sinuway ang isang simpleng pag-uutos ng ating ang ating mahal na Panginoon na maging obedient ka. Yun ang nangyari. So, lahat tayo pinanak sa kasalanan, unfortunately. Right. Pero still, we were given free will. Hindi pa rin naman pinigil. Oo. Pinabayaan kang binigyan ka ng choices . Meron kang sariling choices. O lahat pwede mong galawin. You have the dominion over all these beautiful things that I created. The sun, the moon, the stars, the beasts, the flowers, and the animals of all sizes and shapes. Sa'yo, ibiro mo pati Lion King. Kaya mong paupuin yan. Kumbaga sa dog, sit. Kasi you have dominion over all this. Pero wag lang yung isa-isang tree of life and death. Ano pa ang ginawa ng ating unang ama at ina? Kaya ang unang kasalanan talaga is disobedience. Disobedience. Oo. Pagsuway sa pag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Right. Unang-unang naging kasalanan ng tao. Mm-hmm. So, sabi mo nga, every single day, nakaharap tayo sa mga ganitong klaseng pagsubok. Challenges, trials, pero lahat, at the end of the day, tayo ang kailangan managot kung tama o mali. Or nakasakit ba tayo o nakatulog ba tayo? Harm ba? Mm-hmm. Tama. So, again, yung free will, hindi mo pa pwedeng sabihin hindi binigay ng Panginoon . Binigyan ka nga ng laya to do your choice. Anong choices yan? And then, ikaw naman, alam mo namang may temptasyon, tapos ganyan. Pero ang talagang, let's zero in, dun sa pagkakasalang yun, we need a savior after all this kasalanan, dahil naging makasalanan ng buong mundo. Alam natin yung kwento ng Noah na wipe out ang buong creation, lahat, every single living thing. Hindi tayo kumahal ng ating mahal na Panginoon. Yeah. In spite of everything, in spite of our lack of sometimes we can say knowledge and paniniwala sa kanya, and yet repeatedly time and again, kaya ang Diyos matatawag na loving God. Mm-hmm. At hindi all loving God, all merciful. All loving God. Mm-hmm. Kasi kung naging bengador. Siyempre hindi. Kung naging expecting God siya, magiging frustrating God siya, dahil okay. He would be expecting anything from us, hindi unconditional yung pagmamahal niya sa atin. Mm-hmm. Kaya lahat na kahit anong bagay na ginagawa o masama o mabuti natin, naiintindihan niya kasi loving God siya unconditionally to us. So ang sarap marinig na ito ang Panginoon, hindi nagsasawang patawarin tayo, all loving, all merciful. Oo. All merciful. So,
But we have to have something on our end. We have to play our own role. Hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap, all loving, all merciful. Ang gusto niya, isumite nga. Yung action verb na sinabi mo, isumite, i-surrender, submit. Totally, truly. Ibigay sa kanya, or trust him with all of our heart. How do you do that? Ang tanong na susunod. By submission is... But having to have full faith wholeheartedly, lahat ng bago mo gagawin, bago mo sabihin, bago mo kailangan, you have to act in order to wholeheartedly, nasa sa puso, hindi yung pagsasalita lang. Kasi madaling kahit sinong pastor, kahit sinong reverend, kahit sinong pare, kaya memoryahin yung Biblia o salita ng Diyos. Right. Ang tanong, do they practice what they teach? You apply it. Ginagawa nito ba? Halimbawa, ang presidente ng isang bansa, okay, o bayan, o ng pumuno, okay, at okay, ama ng isang tahanan. Huwag kayong magsusugal. And yet, yung ama mismo, pag labas ng bahay, play something. Nagtotong itch. Nagtotong itch. Okay, right. Basta, so, hindi, madali lang sabihin. So, nandiyan. Ayan. Yung challenges at hindi niya rin gagawin. So. Right. O, ayan, nakikita mo ba sa iyong screen ang mga pictures ng anak? That is my granddaughter who was showing the verse of Bible. Of course, that's our formerly lovable President Perap and my loving sister. Ayan, kasama si Rainiel at iba pa nating mga... That's my daughter who owns the plane I was riding. Not who owns, but one of her friends owns the plane. And that's Attorney Ed Reyes, Attorney Ed Lopez, and Rolly, and Max in the U.S. So, ang dami mong friends na siyempre kasama mo sa family, natin. My youngest son, my oldest granddaughter, my happily married wife, and my two daughters, Cassandra and Rainiel. And Rainiel. At saka si Thomas, nandyan din. So ayan, buong familia siya. Ayan po yung ating pamilya ng ating celebrator. Ano? Sa Amerika sila nakatira. That's my sister Florence and brother-in-law, Kuya Bob, and my son-in-law, yung bunakit na medyo... Si Mikey, nandyan yan mamaya. Oo, yes. Relax ka lang. Meron akong inihanda para sa'yo, pero sa ating pagbabalik. So, balikan lang natin very quickly lahat nakikinig sa atin. No? Yung born of the spirit, hindi po yun born of matatawag na physical. Yes. Oo. Ito, spirito ng Panginoon ang sasanib sa inyo, kaya bago na kayong nilalang. Hindi na kayo yung old Roland o old Lolly o old na mga ugali nyo, because yung spirito ng Panginoon nasa sa inyo na dwelling in your presence every single day. Kaya kailangan tatanggapin mo. Yun yung action verb na gusto kong ipaalam lang sa ating mga tagapakinig. Paano siya tatanggapin? Fully and wholeheartedly. Hindi pwedeng half-cook. Okay. Pwede. Kung nag-bake man tayo, minsan half-cook o minsan overcook. Kailangan fully surrender. Hindi pwedeng 99%. Hindi pwede. Kailangan 101%. Kung pwede. Hindi pwedeng 99.9, hindi pwede. Kailangan 100%. So, okay. Very quickly, we have 3 minutes. Roland, how did it really affect your day-to-day living? Kasi syempre, alam natin yung dating mga gawain, may pagka-wayward. Itong verse na yung binanggit, biro mo, no less than napakataas na Pharisee, yung rabbi na Nicodemus. Justice na yata ang tawag sa kanya that time. And yet, tinanong niya pa ang Panginoong Jesus, how do I enter the kingdom? Mismong siya, kulang kaalaman. So, sa iyong pamumuhay everyday, day-to-day life, how it was it manifested? Yeah, ang verse na iyong nabanggit. On the other hand, I may be misquoted by saying this. Lahat na nangyayari, of course, given a chance for the Lord allows everything happens. Everything to happen for COVID, that gives us a lesson that we somehow learned something. Itong COVID nangyari is
is just another trial, another pagsubok kung how you will entertain what's in front of you. Sabi nga dun sa ni Master Ogre dun sa first Panda movie. Yesterday was history, tomorrow is a mystery, but today it is called a gift because it's a present from God. So yung everyday ano natin is always a gift, it's always a present, a gift from God. Why? Kasi kung ano yung hinaharap natin is kung paano natin siya i-deal. Just like si Eva, we're given a chance na maging tapat, naging disobedient. So again, andun yung free will. Pero paano mo nga i-handle yung COVID o yung challenges o yung sa traffic o yung sa mga pagsubok na dadaanan at dinaanan mo na. Hindi pwedeng kahapon naging malakas ka, pero ngayon, ano naman ako eh, ahend ako kay God. So, hindi, everyday yon, hindi pwedeng kahapon. That was history. Tomorrow is just another mystery. Hindi mo alam kung may pagsubok na dadaanan ka or wala. So everyday, we just have to face fully and trust yourself to Him. Kaya nga, as I open my eyes in the morning, allowing me to see what's gonna be in front of me. Otherwise, siya lang naman nakakaalam kung ano yung pwedeng harapin natin eh. And then, kung hanggang saan tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi yung pwedeng kulang yung pagtitiwala mo o manguhula ka, siguro pag ginawa ko to, baka tama, not just to please Him, but really, full-heartedly kung may masama o kung may tama yung gagawin natin. Hindi pwedeng gusto lang natin. Hindi okay. Pwedeng, this is just, what we want. Just like us, parent ka, tatay ka, father ka, pamilya, ikaw ang head of the family. You always want the best for your children. Ganun din ang Panginoon. So we will just really have to trust Him na, hindi, pagising ko, ang gusto ng Panginoon, maganda para sa akin. So today, I will be blessed. There will be open doors. There will be favors upon favors. Exactly. Mga things na hindi ko ina-expect, He will give it to me. Yun ang i-declare. Kaya exactly. Ang sarap nung sinabi mo, every waking moment, nandyan yung attitude of gratitude. Siya is very loving God. Hindi pwedeng, just like I said earlier, right. He's very all-loving God. Hindi siya, all-knowing, all-loving. He would be forsaking God dahil otherwise, if he's like expecting something from you, then you'll be frustrated long time ago. Okay. Baka yung hindi niya na tayo binibigyan ng pagkakataon, i-build in away yung heart para mabuhay pa ulit tayo. No? Kasi he's all-loving God. Kaya we were dahil given mahal niya tayo. Chance to prove. So I guess, tayo. The same way, we will take the best for our children. But right. Go ahead, I know you might have to take a break. Ayan. We will have to take a short break. Pagbabalik natin, lahat ng minamahal mo, makikita mo. Pero tayo ay magpo-pause for our news break at saka ating mga commercials. Again, standby ka lang, Roland. The Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik pong muli ang ating programang Sulong na Bayan. I-greet ko lang iba natin mga kamag-anak at saka iba pa natin mga kaibigan, lalo na sa Qatar, no? Si Miss Dalire, ang ating Agatha Dalire, napaka-husay na OFW sa dyan sa Qatar. At sa Dubai, sila Romel Jimenez at ang ating mga kamag-anakan din. Siyempre sa Amerika, East Coast, West Coast, lahat sila ay somehow nakikinig at gusto rin bumati sa'yo. Tanungin ko lang ulit muli, ating memory verse kasi nagte-text sila para sila ay makasali, Roland, every Monday as soon as ma-record nila yung ating memory verse, binibigyan natin sila ng isang Bible, yun ang gift natin kung sino yung first five na makakasali at malalaman yung saktong memory verse. Go ahead, Roland, ano ulit yung ating memory verse for today? It is John 3:3. Jesus said, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Okay. Again, anong, ulitin natin. Ande, anong exact verse? Kasi yun yung kanilang huhulaan at saka isusumite sa ating himpilan. Exact verse. John, saan siya kinuha? Yan na. Verily, verily, okay. I saan say unto thee. Saan siya kinuha? Anong passage? John 3:3. Tama? Correct.
Okay, ayan po. Para kayo po kung sinong first five and meron po tayong gift para sa inyo. Dumating na po ako, so ipagkakaloob na natin ang inyong Bible gift. So go ahead. John 3:3, ayan. Gusto munang bumati, ano? Nanonood sa atin ang iba natin mga kamag-anak kailangan kong batiin. Si Pierre Laborte is watching. Si Trinidad sa Monte, classmate ko to, Roland, sa Baclara Elementary School. Nasa San Francisco siya and his mother is, we have to pray for his 94 years old yata, 96 na mama, at mahal na mahal ko din yan, dyan ako nakikikain nung elementary ako. Si Boy Samonte and the Samonte family nandiyan sila sa San Francisco is what they're all watching you right now. And si Diamond Maria, ayan si Diamond, alright, Diamond, okay, si Diamond Maria ang aking trusted friend, nanonood din from here from Pasig, ano? At ganyan na rin itong aking mga classmates naman sa CEU. Ayan, ang daming nakakarinig sa atin, Roland, because they're so blessed na i-share mo yung John 3:3. Karamihan sa atin talagang hirap na hirap makarelate. So again, roll VTR, Jello, kung mapapakita mo yung mga mahal sa buhay ng ating birthday celebrator. Go ahead, Jello. Happy birthday, John! You're missing all the fun. Anyway, happy birthday. Happy birthday, Nino. Oh my gosh. Tell me when you count me down. 3, 2, and 1. Happy birthday, Nino Cola. Merry happy holidays. You're missing out on the gobble gobble chunkies and all the family yumminess. We love you, miss you. Hope you're having so much fun in Philippines. Happy birthday. Happy birthday, Grampy. Happy birthday, Uncle Roland. Love you. I miss you. I'm glad that you made it safe in the Philippines. I can't wait to see you at Christmas. Miss you. Bye. Happy birthday, Roland. Have a blessed day. Miss you. Love you all. Bye. Happy birthday, Dad. Happy birthday, Grampy. We have a good birthday. Happy birthday, birthday, Dad. I hope you're having a fun time in the Philippines and enjoy. Happy birthday, Roland. We miss you. Oh, enjoy, but we expect to see you back. See you soon. Enjoy Manila. Kaya mo nalang kami ng kuchinillo dyan. Thank you. All right, diba? Somehow. Thank you. Thanksgiving kasi yan, sinabay-sabay ko na sila, yung iba, iba-ibang oras. Ama, tinutukan ko rin. At nakita mo ang buong pamilya, si Edwina, si Mikey, si, ayan, si Cassie, at hindi mga apo. Hindi ko nakita. Nandyan. Si Edwina. It's okay, that's good. I was just talking to her earlier, but that's good enough. Alright. Thank you. Anyway, ni-upload na yan ni Jello. Salamat, Jello. Ano? Hopefully, hindi nga nahahabol. Jello, thank you. I'll see you. I'll come there tomorrow. I'll say my personal thanks. And of course, to our good-looking and handsome chairman, Edgar. Thank you, sir, for all the assistance from picking me up at the airport and stay in your suite hotel. Thank you, sir. And I'll... looking forward to seeing you there. I'll be visiting you guys there tomorrow.
City State Tower Hotel, kung saan nandun din tayo ngayon, ano? Ayan, nagbo-blow ka ng cake. I don't know, nakikita mo ba sa screen? Medyo, yes. Oh, yes. At least yes. Nakahabol, ano? Pero ang ganda rin ng message ni Edwin, napakahaba, eh. I'm sure. Hindi ko na-miss. Thank you. Okay. The first two parts yun, at saka si Marlo sumama din. Sila kasi Marlo. Marlo, yes. I see everyone except for Edwin. But just to let you know. Okay. Hindi, diyan, makikita mo. Just talking to her 15 minutes ago before we started. But thank you. All right. Ayan. At your age, sa tingin mo, what do you hope to accomplish pa in God's perfect will? Ano ba yung ini-expect mo pa for, syempre lahat naman tayo, madaming dreams, madaming aspirations, pero again, many plans are in a man's heart, but it is God who will order and determine the steps. Ano ang iyong somehow na pag-aralan na ang dami nating tinry on our own, pero meron palang mas best na plan ang Panginoon. Go ahead. Honestly, I don't expect very much or I don't expect anything at all. Why? Kasi nga, just like kung pagdating ko rito, whatever comes in front of me, I will, you know, I will say to it na kung okay lang, diba? Tulad yan na protocol na yan, then I'll just dig with it. But sure. Again, day I say every day is a blessing. It's a gift from God. It's a blessing from God. So I just thank the good Lord. If I die today at this very minute, meaning, ibig sabihin, ang Diyos mas meron ng importante pangangailangan sa akin. So I have told my family, my wife, all my kids, children. Hey, upon going to an airplane, if I die there, if I die at sleep, if I die at playing golf, if I die at playing golf, you won't even have to pray for me because ang Diyos, alam niya na ako ano yung dapat gawin sa akin. Kasi binigyan niya na ako ng asawa, pamilya, anak, magaganda, maayos ang kinakalagyan sa buhay, at dalawang ako, ano pa ang hihingin ko? Wala na. Right. Lahat binigay na sa akin. So I don't expect anything less or anything more. I just thank the good Lord for each day na kung ano pa yung pwede niyang ipagawa sa akin. Ipagawa. I would not say trials or challenges. Basta kung ano pa yung kaya kong gawin na his own provision that would allow me to do it. Right. Because God is the Jehovah Jireh, He will provide kahit ano pang pagsubok. He's been a good provider even since day one that we were born. Despite our limited, kumbaga, resources, yes. And we are thank our good Lord the way our own mother raised us. So, ang paniniwala ni Mami sa Diyos, that's how we saw it. Oo. Yeah. Exactly. Imagine, we were a family of six. And we don't siya. And yet siya, hindi siya. I've never seen mom worry for the following day. Imagine, papaaralin mo yung anim na anak, ang hirap saan kukuha ng pamatrikula, yung pagkain, pagbaon, uniform, and yet, she never worried. Doon natin nakita sa kanya yung... She never expected something miracle, no? She right. just deal on what gonna be tomorrow. Kaya nga tomorrow is a mystery. So right. I'll deal with that tomorrow kung ano yung... Yeah. Don't worry about tomorrow. Right now, I'm being thankful. Now. I just turned 60 today. I'm thankful. I'm very much thankful. Ka na pala? Senior ka na? Senior ka na pala? Yes. Kaya pwede na kumuhanap free parking, free movie. Ang daming privileges. Yan ang mga benefits ko. Mm-hmm. Yan ang mga benefits ko sa senior citizen. Right. Yung age naman is just numbers. It's not how long you live, it's how you live your life. You live your life. Pwede umabot ka ng 100 years old, but if you have lived somehow, maybe miserably, sayang umabot ka ng 1 year old. Miserably naman pala yung pag-adulit sa earth. Mabuti ng short living, pero
Oh. Everything happens for a purpose, eh. Kaya nga, sabi mo, maganda yung sinabi mo, eh. Whatever comes tomorrow, we do not worry about tomorrow because tomorrow will take care of itself. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, the N-O-W, ano ba ang ginagawa mo for Him? So, ano ang mga nakikita mo? Kasi, sabi nga, ang mundo, eh, medyo magulo. Eh, ano yung pwede mo i-share na balakin mo pa na pwedeng somehow makalift ng kanilang mga burdens? Kasi, ang dami talaga ng nalulungkot. Alam na, sa Amerika, mataas din ang suicide rate nyo dyan. Sa ibang parte, ganun din. Ano yung mga pwede mong iambag? Kasi yun ang kailangan natin maggumawa naman tayo for the to please God. Dahil yan ang gusto niya, eh. Anyway, nabigay niya na yung 60 years ng mga blessings. The only way that you could actually that praises God is hindi yung gumawa ka ng mabuti. No. Mag-share ka ng wealth mo or no. It has to be full-heartedly act of kindness. Kasi when you don't have, hindi pwedeng act of goodness. It has to be act of kindness. Yeah, it won't even save you. Nasa sa'yo, na i-share mo, kailangan mo na, pero may nakita ka mas may kailangan sa'yo. Ibibigay mo. Yun ang act of kindness. Kunyari, let's say, one good example, ayoko naman sabihin yung anak ko na nagpunta ng California dahil nabalitaan niya na may lilipat na kaibigan niya, kailangan yung tulong niya. And yet, sure. And yet, he has to fly, he has to spend time and money just in order for him to help his good friends. Yun eh, a part of kindness, hindi act of goodness yun. Dahil may trabaho siya dyan sa Vegas at kailangan ng tulong sa LA na pwede niya naman tulungan, eh why not? So, part of kindness is kailangan, again, galing sa puso na ibibigay mo yung tulong na kakainin mo na lang. Right. Nakita ko yun kay Mami. Mami, pag kami, may guest tayo na, again, in our very limited resources, and yet our mom, who is about to feed us, pero may darating na bisita, hindi, unahin niya muna yung bisita. Mm-hmm. Bago sa atin. Mm-hmm. Again, I mean, that may not be, it may be a wrong way for some people to do it, but sa akin, nakita ko yung act of kindness. Sa akin, act of kindness yun. Kasi yung para sa akin, para sa kanya, isinare niya muna sa iba. Yun yung message ng act of kindness, hindi yung act of goodness. Kasi mga donation, hindi yung mga donation ng million-million, o kaya mga kung ano-ano nga. It's nice to do act of goodness, walang masama doon, no? Don't sure. get me wrong. Oh. But yung kailangan, yung no need to let someone know na ipinagkaloob mo yung bagay na kailangan mo, pero may nakita ka mas nangangailangan eh. Be secretly basta si Lord kita yon, hindi pwede, hindi. Kaya nga yung action, and then we are always given free will na gagawin ba natin to, hindi, ay baka ako naman magutom o baka ako naman mawalan. Right. May konti kang duda na kung hindi mo gagawin eh. Kaya that's part of the free will. May doubt ka na it's part of your free will, gagawin mo ba or hindi. Kaya ng servisyo mo sa sulong na bayan, yung nangangailangan na tulong dun sa Middle East, eh gumawa ka ng aksyon. So humanap ka ng resources mo para matulungan siya. Hindi, wala ka man doon physically, but the thought itself that yes, sure. that brings help to that someone who is in need. Mm-hmm. So gumawa ka ng paraan in order for you to help her. And yet, thank God, she was able to survive, and I'm sure, sana naman, na naging maganda ang resulba. Yeah. Kasi hindi mo na pananagutan yon kung nakatulong ka sa kanya, and yet, after one, baka naman vindictive siya, eh, hindi na, Napakalinaw kasi sa first two commandments, 10 kasi ang utos ng Panginoon, thou shall not kill, thou shall not blah blah blah. Pero yung first two commandments, yun ang the greatest commandments. Love God with all of your heart, with all of your soul and mind. And yung pinaka number 2, the second greatest is
love your neighbors as yourself. Ibig sabihin yung sinasabi mo, inuna ng mami natin yung neighbor o yung ibang tao because yun yung gusto niyang gawin, makatulong. At hindi niya na pinatagal-tagal pa. Kasi merong time na tutulong ka, tatagal ka pa, didelay mo pa. Pinag-iisip ka muna. Pinag-iisip mo pa kung anong, what's in it for you. Mawawalan pa ako nito o magkakulim pa ako nito. Ay, yun. It's in the span of moment na, no, tumulong muna ako bago mag-sip. Tumulong muna. No, yun yung nasa heart. Maring disadvantage on your part, but right. It only God knows. Siya lang nakakaalam eh. Kaya nga eh, sa Proverbs 3:7, do not even delay it. If you have an opportunity to do it, do good, eh gawin mo na, do not withhold. Ayaw niya nang wini-withhold. May capability ka to do it, then do it, do not procrastinate, do not delay it, and lahat-lahat gawin mo na. Because there's no telling what's gonna happen next. Eh kung mama may COVID na, o nahilo ka, o na-atake ka, ngayon. Too late. Right. In our lifespan, we try to, a part of this is doing good things. Siyempre. So meaning, along the line, we try to somehow plant a good seed. If you plant 10 good seeds, there is no such thing as 100% that 10 good seeds will prosper or will harvest positively, no? So what if you have planted bad seed? And how would you expect for a bad seed to produce a good harvest? Hindi pwede. So simply, if you can do all 10 positive planting 10 positive good things, i-plant na natin rather than magkaroon tayo ng second thought na for self-interest, for vested interest, na what will I gain if I do this? No, forget what we will gain. Ano yan? God always provide even day one na pagkapanganak natin. Imagine, ay panganak nga tayo eh. So, walang imposible once we inallow ni God na mabuhay tayo. Miski ikamatay man natin, meron pa rin siyang plano better for us. So, no doubt na kung ano yung magagawa mo, like after we hang up today, after this show, ano yung susunod natin gagawin? Planting good seed, always plant good seed, always plant positive. Forget what we have discussed now, but in our mind, if we could plant again, if we could do 10 good things, always 10 good things, always 10 good things. Kasi 10 commandments eh, kaya nga may 10 commandments. If you don't follow that, medyo misalign tayo. Hindi tayo naka-align doon sa pag-uutos. Naka-align lang naman ano eh. Beyond that, ano tayo? Misalign tayo. Mm-mm. Yan ang medyo, again, you're not trusting God pagka ganyan. Kaya importante, malinaw na gusto mo ang Panginoon mapiplease. Kasi whether you eat, whether you drink, ang sinasabi, do not, whether you eat, whether, ganun lang kasimple, whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. Lahat ba yan makakalugod-lugod sa kanyang paningin kung ikaw nangupit ng isang paper clip. Isa lang. Pero kinupit mo. Huwag kayo nangupit. You're driving. You were giving the car to drive. Okay. Nakalagay doon 60 or 80 kilometers per hour. Pero you're driving 100. Is that proper? Kaya nilagay doon 80 kilometers per hour para yun lang yung drive lang. Mo. Right. Drive safety. It's mandated by law, but it's mandated by the road assist, but lahat. Kaya yun lang nilagay warning. So if you drive 100, yung susunod mo, 80 lang ang minamaneho noon. The chances are, baka mabangga mo yun, di naka-cause ka ng accident, baka nakasakit ka pa, or who knows, baka naka-accident, napatay mo yun, di something that you will regret for the entire life, no? So, or rather, if you're driving sa gabi, no, left turn, or past midnight, the red light, if you come across that red light at binailate mo yun, see, walang nakakita, ha? Right. Alam mo sa sarili mo. And yet, you go through the red. So, anong ibig sabihin nun? As simple as that, pagkakasala na yun, kasi, mandated by law, kung red is red, you have to stop and wait for your turn. Don't be impatient na kung bakit ang tagal mag-green on. So, same thing with traffic. Kung traffic, you just follow the flow of traffic. Hindi ka pwede mag-violate ng left and right and then mag-shortcut ka. Miski mag-shortcut ka naman at yung pagpupuntahan mo, wala naman
miski mahalaga ng appointment ang pupunta mo, di umalis ka ng maaga para hindi ka maabala. Mag-delay. Mag-delay. So, one classic example. Si Kobe, last year, I left the U.S. maybe January 26 or 27. Siya, I traveled 1,200 miles. Siya nag-traveled na 60 miles. Okay. And nag-helicopter siya. Again, okay. Maybe it's his, you know, if it's your time, it's your time. Eh. Pero 60 miles lang yung ita-travel niya. And yet, he took the helicopter, forget whom he was with, the whole family of other family, but and yet, 60 miles, nag-helicopter siya, bumagsak, namatay pati lahat ng kasama niya. If he had left early, kung 10 a.m. yung practice niya, may Lamborghini Ferrari naman siya, kung yun ang ginamit niya at with his daughter, he could have left his place or his house or where he originally came from. Maybe church. 1 hour ahead, then right. He would have arrived there 1 hour earlier. Rather right. than leaving at 10 o'clock yung practice niya, kaya siguro nag-helicopter. Oli ka na mga anak o mga kasama, late na tayo. Pag-helicopter tayo. Nako, ayun. O, dito siya nakabalik. Dito siya nakabalik. E ako nakabalik pa ako ng another 1,200 miles and yet nakatravel ulit ako ng 1,200 miles ngayon at pagkausap tayo. Right. So, amen. Those little things na right. ipagmamadali mo at impatient malaking, ka, malaking abala. Yeah. Yeah. Abala at malaking... Right. Okay. Nako, napakabilis ng oras. That's all the time we have. Hopefully, Jello, mahabol mo, no? Dahil yung message ni Edwina, but I'm not sure kung mahahabol pa. But again, maraming salamat sa mga... By heart. Lahat ay na-i-share mo. So, give us a 60-second there. Closing pitch. Go ahead, Roland. Ano yung closing pitch mo? Go. Ay, pogi ng ako. Ayan. Nakita mo na. So, mag-thank you ka na, Roland. We have, we're done at in like 60 seconds. I thank the good Lord for, again, for all the provision that me allowing me to turn 60 today. I thank you, God. In Jesus' name, amen. I give you all the glory. I give you all the honor. I give you all the praises. Ayan. Jesus' name, amen. All right. Thank you so much. And syempre sa ating naging kaagapay, Engineer Jerick Barreto, si Micah, si Jello, at si Allen, napaka-patient nyo sa atin. God bless everyone. Chairman Edgard Cabangon for your generosity here at City State. Love you. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.